DIY. So ngayong umaga mag-testing tayo ng isang tools. Ito yung electric fire vulcanizer o fire mending machine. Pero bago yan, sana yung mag-subscribe ka na sa channel ko para mag-subscribe ka sa mga upload kong mga DIY project at mga tools na i-review natin. So tara, tingnan natin kung worth ba itong fire vulcanizer na ba. Yan mga ka-DIY, ang tatak nitong ating mending machine is extreme. Nabili ko to sa halagang 2,800 pesos. Dito lang yan sa BBM. Shoutout nga pala kay Sir Ken. Mas preferred kong bumili sa local market kasi ito ay may mga electronic parts. So mas madaling ibalik kung sakaling may problema. May mabibili kayo na mas mura sa online store, but not with the same brand. Yung kanyang power cords. So kailangan mong gumamit ng adapter para magamit mo sa mga socket natin dito. Yan. And then yung cord naman ng head, so kailangan mo siyang saksap dito. Ito yung pressing screw niya, so napaka heavy duty, napaka taba. Napakalaki din ng kanyang thread. So meron kang kasamang aluminum plate, so hindi nyo naman to kailangan laging gamitin. So gamitin nyo lang to pag masyadong mahaba yung mga damage ng inyong tube o ng inyong tire tube. So maganda dito sa machine na to is may timer na siya, up to 7 minutes. So kung bibili kayo ng mga gums, so alamin nyo kung ano yung curing, ilan yung curing time niya. Iba-iba kasi yung mga gums na mabibili sa market. No? So meron din siyang fuse, no? Madaling palitan yung fuse niya. Pipihitin niyo lang 'yan. So, madaling palitan kapag busted, madaling ibalik. So, ito naman yung power switch niya, no? Pero mag-automatic off kahit na naka-on 'yan. Kapag bumalik na sa zero yung ating timer, so automatic mag-shutdown na siya. So ngayon guys, susubukan na natin siyang gamitin. So nakasaksak na siya. So, meron ako dito ang sirang interior. So, yan siya. Ang laki ng butas niya. So, una, linisin nyo muna ng tubig. And then, kailangan nyo siyang gasgasin ng sandpaper. Yung iba gumagamit ng crudo o gasolina. Pero, mahalaga naman doon, makuskus mo lang siya o magasgas mo lang siya para matanggal yung kimtap niya. Kasi hindi yan kakapitan ng gun kung ganyan. So, kailangan mo siyang gasgasin. Pag nagasgas nyo na siya, linisan nyo lang ulit. So, linisan mo lang ulit para matanggal yung halikabok. Ito, ganito karami, napili ko siya ng halagang 70 pesos. Ngayon ilalagay na natin siya sa ating electric fire vulcanizer. So isisentro natin siya sa gitna. So yan. At ang isa sa pinakamahalagang procedure ay kailangan natin gumamit ng manipis na lata. Or mas maganda kung aluminum yung mga coke-in can. Mas maganda yun. So yung mas manipis mas maganda kasi makaka-apekto po sa bilis ng pagluluto. Ngayon ipipress na natin siya. So yan, na-press na natin. So, siset na natin yung timer. So, siset natin siya sa 3 minutes. So, antay na lang natin siyang maluto. Yun. So, tapos na yung 3 minutes. So, luto na siguro itong ating gum. Pwede na tayong kumain. So, tingnan natin kung naluto na ng ayos. Pagkakaluto niya, no? Kapit na kapit na siya. Then, a piece of advice lang, kung gagasgasin nyo gamit yung sandpaper, yung paligid ng butas, so anticipate nyo kung gaano kalaki yung expand ng patch. Kasi kung hindi nyo talaga magagasgas yung didikitan ng patch, hindi talaga siya didikit. Ito, kagaya nung kanina, nung unang patch na ginamit ko, hindi talaga siya dumikit kasi
maliit lang yung part na nagasgas mo. So kailangan gasusin niya talaga yung paligid ng butas para kapitan talaga ng ayos ng gum. So ito, wala akong ginamit na any petroleum product. So aside from dito sa ating electric vulcanizer, so gagawa din ako ng backup na pangluto ng gulong gamit ang clamp at ang piston. So yun ang susunod kong gagawin. So magdi-DIY ako ng tool. No? So gagayahin natin yan. So in case na brown out, meron tayo magagamit pang bulkit. So yan, kung tatanungin niyo ako kung sulit ba itong ating electric vulcanizer, so sulit na sulit. Kasi unang-una napakagaan niya, madaling bitbitin kahit saan, madaling ilipat, movable siya. Pangalawa, hindi naman ganun kamahal yung presyo niya. At pangatlo, kung ikukumpara natin siya dun sa mga traditional na makikita natin sa mga vulcanizing shop, automatic yung temperature control nito. So once na na-reach niya na yung peak, kahit na 7 minutes pa yan, hindi mag-i-exceed dun sa temperature na yun na pwedeng makasira na sa mga gulong natin. So yun lang. So magandang umaga ulit. Sana inapulot kayong aral dito sa aking video. So pa-subscribe na lang sa aking channel at pa-click na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago akong ilalabas na video regarding sa mga DIY project o sa mga tools na i-review at testing natin. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.